So, meron kang subpoena. Huwag kang matakot. Madali lang yan. Madali lang yan i-handle. So, ang una mong gagawin dyan is basahin mo ng 30 beses para hindi ka matakot. So, yung discussion dito ng step by step, of course, ibibigay natin yan sa ating mga franchises. Paano to i-handle. At meron ho tayong available na topic sa susunod dyan, yung pong evidence. Hindi ho ito tinuturo, pero gusto kong ituro sa inyo, evidence transfer receipt, yun yung susunod natin topic. Ang ating gagawin ho ngayon is ito po. So, pag nakatanggap ka ng subpoena, meron ho tayong available template ho dyan, 10,000 pesos. Eh, tawagan nyo lang yung number ko. Meron ho tayong gagawin, certificate for SDT compliance. Hindi ho basta-basta kinocomply yan. May mga dapat kayong i-consider. Kasi i-re-reconcile ninyo, number one, ito na nga, sasabihin ko na, i-re-reconcile ninyo yung ginagawang statements ng BIR official, lalong-lalo na itong nasa harapan natin, subpoena, dun ho sa batas. So, kopihin nyo, RMO 88-2010, gagamitin ninyo para i-balance kung tama ba yung ginagawa ng mga official ng gobyerno, lalo na sa BIR. Next, i-balance nyo rin dun sa RMO 53-98. Then, gagawa ho kayo ng letter nyo. Hindi nyo kailangan itong letter na to, Certification for SDT Compliance. Kaya lang itong letter na to ay marami ng natulungang tao para hindi ho makasuhan sa DOJ at mabisang ebidensya ho kung kakasuhan kayo sa DOJ na mapawalang visa ng DOJ yung allegation na kayo ay negligent or nag-violate kayo ng summon ng BIR. Gamitin din yun yung sinasabi nung napanalo ho natin sa MTC, hindi naman ako personally, kundi yung mga tauhan natin, yung isang kaso na kinasuhan na, ng subpoena, sinabi ng MTC, yung interpretasyon ng taxation must be in favor of the taxpayer. O yun, doctrine ho yun. Eh, hindi naman tinuturo sa mga taxpayer yun. So, kailangan nyo ho ito. At maglalabas ho tayo ng iba pang mga video tungkol dyan. Para ho dun sa mga franchisee na mag-a-apply, kailangan ho ninyong isubmit itong letter of intent. Ang franchise fee ho natin is 50,000 pesos. Ang potential income ninyo is 40,000 per client. So, humingi lang ho kayo ng kopya at hindi ko ho kayo kakausapin hanggang hindi kayo nagsasubmit niyan. Sabagay, ang kakausap sa inyo, mga tauhan ko. So, with that, mga taxpayer ko mahal, bumili na po kayo ng certificate for SDT compliance. Pero meron pa hong isang dokumento. Ito hong last na i-discuss natin about the audit protection services natin na o-offer natin sa buong Pilipinas ay yung evidence transfer receipt. So, kita tayo dun sa case number 12, evidence transfer receipt. At see you in my next video. Peace and happiness be with you. Masayang buhay ho sa inyo at masayang hanap buhay sa mga Pilipino. See you later.